Ito na guys ang ating first ever ride sa 2022 Suzuki Raider Ivory White. Ito yung pinaka gusto kong kulay sa Raider. White yung harapan niya, black yung likod, rims niya kulay red. Odo niya lang 3,000 kilometers. Start na lang natin. Grabe. Nakakapanibago guys kasi kanina lang naka big bike ako. Kapasabay ngayon nag Raider ako. Nakapanibago sobra. Sensitive ng throttle eh. Malakas yung hatak. And surprisingly smooth siya. Hindi siya ma-vibrate. Ganda ng baga balance ng makina. Kaya lang malakas yung engine brake niya. So kailangan dito smooth ka sa clutch tsaka sa gas para hindi siya biglang nag-engine brake. Paano kumakadyot na ganyan, no? So kung di yun na itatanong guys, pangatlong motor ko ay Suzuki Raider, pero yun pa yung Raider 125 dati. Hindi na ako nahihirapan mag-adjust sa kanyang shifting kasi 1 down, 5 up, kanyang shifting. Sobrang gaan gamitin. Kaya lang parang ang taas-taas ko, tapos ang baba-baba nung nivela. So parang style sport bike, no? Pag matras kang ganyan, medyo sub-sub konti. Napakalambot lang talaga ng clutch niya. Bali ngayon pa lang talaga ako nakasakay sa Raider and ngayon ko pa lang ina-analyze. Headlight may on and off. Pumili ka kung park light or headlight. May RPM light dito. Siguro ito yung ano, ito yung shift light niya. Indicator na kailangan mo na mag-shift. So parang racing-racing ang dating. Kaso problema, ang layo ng vision mo sa instrument panel, sa bababa ng instrument panel. Yun yung vision ko dito. So kailangan ko pa yung muko para makita yung instrument panel. Napakadali lang din gamitin guys. Masarap dito, no? Hindi mo na kailangan magkarga-karga. Mabilis na to eh. King of Underbone nga daw to eh. Pero ito ay Raider Fi. So fuel injected na. Pero hindi pa ako nakatry ng Raider na decarb na 150. So hindi ko pa may compare kung alin ang mas malakas. So kayo guys, ano ba masasabi nyo? Sino ba mas malakas sa dalawa? Stock to stock? Raider carb or Raider Fi? And dahil nga nauuso ngayon ng Raider, 'di ba, yung mga idol nating motovlogger nagsibilihan na Raider, 'di ba? Si Reed Motovlog at si Red Seed Potato bumili na rin eh. Kaya eto medyo nabudol na rin tayo. Nagkaroon tayo ng Raider. And na-excite ako na sa idea na magkaroon ng Raider kasi never ko nang isip na bumili ng Raider kasi big bike kasi manual na tayo eh. So kung gusto ko na pang daily service ko ay automatic naman kasi ito para ka rin naka big bike, clutch cambio ka pa rin, clutchless shifting ayun, so di tayo gagamit ng clutch. Smooth na smooth yung kanyang shifter, pati downshift walang clutch, smooth din, smooth talaga pagka mga Suzuki, smooth ang shifter, smooth ang transmission. So kailangan natin magpagasolina. Baka to may wreck. Empty na tayo kanina pa. Pagas muna tayo. Maliit lang tangke nito, 3.8 liters ba lang ba to? Ano po? Full tank. Doon na, racing. Extreme. Gusto ba to? Yan. Racing yan. So kailangan high octane makakarga natin dyan. So ito itsura niya. Ito yung tsura ng Raider natin. Ivory white. Fresh na fresh yan. Madumi lang. Stock niya naka big disc na. Same pa rin naman ng carb tsaka ng mugs. Di nagbago. NK mugs yata yun eh. Yung pa rin naman twin cam, 4 bulbs. Liquid cooled na siya ngayon. May radiator na siya. Dati oil cooler lang yata nung sa carb type. And correct me if I'm wrong. Liquid cooled ba to? Or oil cooler? Kailan nakarga? 2.8 liters lang. Ayan. Alright. Malakas yung torque ng first gear. Ang gaan niya kasi. Power to weight ratio kasi ang gaan eh. You know? So guys, di tayo gagamit ng clutch. Yan, yung kasi ginagawa ko sa mga decambio, ina-apply ko dito. Pwede rin sa lahat ng mga 1 down, 5 up, madali silang decambio ng walang clutch. Yun lang kasi nakabisado natin. So yun ang problema ko so far, hindi ko mahanap yung neutral. Siguro kailangan bago ako mag-stop, neutral muna. Alright. So testing na natin, medyo maluwag na rito. Lakas guys, lakas. Kinakabahan ako sa preno eh, hindi ko alam kung kakagat eh. Pagka sudden braking. Malakas naman pala ha.
Lakas naman, malakas naman yung preno. So yung sweet spot niya is third gear. Yan. As long as nasa third gear ka, may maintain mo na yung speed mo, slow and fast. Kawawa lang back rate mo dito kasi gumaganong ganun siya. Ang lakas ng engine brake sobra. Kaya pala nung sumakay ako ng Angkas Raider gamit, naalog din ako eh, yung tipong yun, no? Yung biglang engine brake tapos biglang hatak. Kasi mahirap siyang kontrolin sa lakas ng torque, sa gaan. Kailangan magaling ka mag-throttle control dito para maging smooth kang rider para sa back ride eh, no? Sumisibat eh. Oh? Sumisibat. Ibang iba yung power sa Matic. Makakatakot guys. Iba yung ano eh, pakiramdam na sobrang gaan mo. Parang kang binabato eh. Nakakatakot, sobrang gaan. Yung headlight niya, sakto lang. LED headlight na to. Sakto may nakikita ka lang, pero maganda may mini driving light pa rin paggabi. Bilis. Woo! Kaya pala King of Underbone eh. Lakas naman talaga. Para sa isang 150cc. Ay! Ay! May mga tumatawid. Sarap mga motor rito. Kaya pala napanood ko yung ride nila, Red Sweet tsaka ni Reed. Hirap na hirap pumahabol yung Sniper. Stock to stock, malakas talaga. Although hindi ko sinasabi mabagal ang Sniper ha, mabilis din naman yung Sniper. Pero talagang lumalamang sa rektahan tong Raider man sa Makabuelo na. Overall, nag-enjoy ako dito sa Raider 150 FI. At natakot at the same time, nag-enjoy at natakot. Ano sa Romectana, parang unli na siya. Unli speed. Parang gusto ko magano, mag leather suit dito. Nakakatakot eh. Parang dapat ito leather suit ka para safe na safe ka dito. Woo! Sarap. Ibitawa ko ni Bella, stable kahit magaan. Solid. Tapos madali pa siya isingit-singit dahil sa sobrang nipis niya. Side mirror lang ang problema mo dito eh. Maninibago pa ako sa first gear niya. Tatang mababaw yung clutch. Yan. So pag marang ka, nakahabulin mo agad yung third gear. Suspension niya matigas. Tsaka alam ko maiksi lang ang mga suspension nito, mga ganitong underbone. So lahat ng mga sporty, pang diinan, pang malakasan, matitigas ang suspension sa ano. Wala kang makukuha ang comfort dyan. Pero so far, di ako napagod. Comfortable pa rin naman, madaling gamitin. Matagtag lang talaga yung shock. Pero pag ma-under naman, huwag lang malulubak na malalim. Dumadaan pa rin kahit third gear. Masasabi ko lang kung may budget ka para sa Raider FI at kung mahilig ka sa racing, pero ang budget mo lang ay pang 150cc, hindi mo na kailangan mag-setup dito eh. Ito na to, all stock. Rear set na lang siguro, tsaka tires na makapit. Yun lang guys. Next time ulit, update ko kayo sa ride natin, top speed run. Maybe. Thanks for watching guys.